Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po sa inyong lahat. Muli ako po si Anthony, yung kwento po na pinamagatan po ninyo na The Poser King. Alam ko marami talaga ang nagalit sa nangyari sa akin, Kuya E, o sa ginawa ko tungkol doon sa pagiging poser ko. 10 buwan na mula nang sumulat ako, Kuya E. At ipapaalala ko lamang po kung ano po yung mga nangyari. Kung saan naging kaklose ko ang isang masahista na nasa seminaryo rin. Pasensya na po. Nilahad ko lang po ang mga kasalanang nagawa ko. Nagumawa ako ng fake account at tuluyan na ngang napaibig si Ronnie sa pagkataon ng hindi ko naman pag-aari. At kung matatandaan nyo, nang gusto nang makipagkita ni Ronnie sa akin at magtakda kami ng pagkikita sa ng aking FB1 ay gumawa naman ako ng FB2 na ako na talaga na kunwari ay tropa ko yung FB1 na unang ginawa ko kung saan na in love si Ronnie. Na hindi ako sumipot sa pagkikita namin Kuya E with my FB1. Tuluyan na ngang na-inlove noon si Ronnie sa first account ko hanggang naging close kami. Doon naman kami sa kabilang account ko na ginamit yung face ko mismo. Naging close din kami. So yun nga, nagkita kami at nag-meet. Pumasok sa malamig na lugar at nakuha ko siya. Nakuha ko ang gusto ko. Hiniling pa nga niya na wag kong sabihin doon sa FB1 na ako rin naman. Kuya E, inakala ko noon na hanggang doon na lang ang lahat. Dahil nga diba, nag-message pa siya doon sa unang FB ko kung saan siya na in love, na sinabi niya na may nangyari sa amin. Ako bilang si FB2. Kung matatandaan nyo rin ay puro hi hello lang kaming dalawa noon. Ilang beses nagkita at may nangyari pero wala. Doon talaga siya umibig sa fake account ko. Alam ko, maling-mali ang lahat at kahit na nga ba nakuha ko siya yung pagmamahal wala. Hanggang sa nakasanayan ko na, nawala na lang din sa aking sistema si Ronnie. Pero matapos ang ilang taon, Kuya E, muli nagparamdam sa akin si Ronnie. Namimiss daw niya ako. Sinabi ko sa kanya na ngayon lang. Nag-send pa siya sa akin ng picture niya na nakabrief lang. Sa totoo lang, ang dami ko ring ginawa para manalo sa kanyang pagmamahal noon pero hindi nga siya ready dahil dun sa FB1 na nagustuhan niya talaga. Bagaman may nangyari sa amin. Nung hindi na ako nagpakita ng interes sa kanya, nakita ko na lang na binlock na niya ako. Ako naman ay okay lang kasi hindi ko na rin siya gusto noon. Pero recently, Kuya E, muli lumitaw sa memories ko ang mga comment niya doon sa totoong FB ko kung saan friends naman kami. Inunblock na niya ako at nalaman ko na isa na siyang ganap na pastor. At sa reliyon nila, pwedeng ikasal. Nakita ko rin ang wedding pictures niya. Inisip ko, Kuya E, na bakit kaya nga niya ako inunblock. Siguro naisip niya para makita ko kung kumusta na siya. Pero naisip ko rin na bilang naging pastor na siya, siguro kinalimutan na niya lahat at nagpatawad. Pero sana, hindi na nga rin niya ako in-unblock pa. Na nung araw na siya ang naghahabol sa akin, kung saan nakalimot na siya doon sa unang FB na nakasakit sa kanya ay sa akin naman siya nagtapat. Inisip kong i-message si Ronnie, Kuya E. Total, in-unblock na naman niya ako. Ibig sabihin may something yon. Muling nanumbalik ang mga message namin doon sa real FB ko. Mga pagkakataon na siya yung nangungulit sa akin pero binabarabara ko na siya. Tiningnan ko ang mga pictures nila ng asawa niya and bagay naman sila. Hanggang sa isang araw, Kuya E, ay tuluyan na nga na ichinat ko siya. Minessage ko kasi siya ng, "Uy bro, congrats." Sabi niya sa akin, "Salamat bro." Sabi ko, "Okay yan, natupad mo yung pangarap mo. Pastor ka na pala. And
married na. Sinabi niya sa akin, oo nga bro, sulit yung paghihirap ko. Sabi sa akin ni Ronnie, sana ikaw okay ka na rin. Sabi ko naman ay okay naman ako. Pero sa totoo lang, Kuya E, single ako. Marami nagdaan sa akin pero siguro nga nalipasan na ako ng tinatawag na pag-ibig. O sabihin na natin, sabi ko nga siguro, nakarma rin ako sa mga ginawa ko. Ngayon Kuya E, nag-message siya the other day na kung pwede raw ba ay magkita kaming dalawa. Sabi ko sa kanya ay kung anong gagawin. Sabi naman niya ay chill lang. Sabi ko, anong chill? Sabi niya sa akin, basta kahit ano na. Bigla akong naguluhan at kinabahan doon Kuya E. Pastor na siya, may asawa and now makikipagkita siya sa akin at hindi alam kung ano nga ba yung mangyayari. Hindi pa naman ako sumagot Kuya E, kaya hihingi po ako ng payo sa iyo at sa mga taga-pakinig mo kung dapat pa bang makipagkita sa kanya without knowing ano yung pwede mangyari. Hanggang dito na lamang po Kuya E at maraming salamat po. Unang-una, no, maraming salamat sa iyo, Anthony. No, actually, binalikan ko pa yung istorya mo kasi sobrang tagal na nga. No? Yun, tama ka, 10 months, 11 months yata. So, in-unblock ka niya sa FB niya, so medyo may something ngayon kung ano ba, ipapakita ba niya sa'yo na okay na siya or parang okay, parang kinalimutan na lahat, kumbaga parang kailangan lang magpatawad. Kaya lang, di ba, nakita mo yung mga pictures niya, ganyan. O, so iniisip ko kung ano ba yun. Syempre, kung ako, if ever na, kung ako yung taong yun, tapos ikaw, eh, hindi ka, dati parang hindi na rin kayo naging okay, di ba? Tapos, binlock ka pala niya. No, tapos ngayon, eh, in-unblock ka, tapos nag-message sa'yo, para nung makita mo, yung mga pictures niya, tapos ngayon nakikipagkita at hindi alam kung ano yung salita, yung term na chill lang. Kahit, tapos merong kahit ano na. So, parang nakakaano din, no, nakakapag-isip din ano yung gusto niyang mangyari, no? If ever ba pag nakita kayo, ano mangyayari? Eh may asawa na siya, no? Well, sa akin wala namang masama na magkita lang kayo. Kung magkikita lang kayo, magkakwentuhan ganun o magkakakwentuhan man, pero para sa akin na parang mas guguluhin pa niya yung buhay niya. Sa'yo parang ikaw single ka eh, 'di ba? Single ka, tapos siya, pastor na, tapos may asawa na, tapos ngayon, may kahit ano pa siyang sinasabi na mangyayari. So, kumbaga, kung may magkakaroon man ng may kasalanan, siya yung pinakamaraming magagawang kasalanan. If ever na pag nagkita kayong dalawa, eh, may mangyari man, di ba? So, ako, kung para sa akin, no, lagi ko naman sinasabi na kadepende pa rin sa'yo. Pero para sa akin kasi parang siguro kahit papaano, no, kung as friends lang o walang dapat yung usapan, walang mangyayari, kumustahan lang eh, no? Pero yun sa kanya kasi kahit ano eh. So medyo mahirap yun. So sana kung para sa akin medyo dumistansya ka na, no? Dumistansya ka na. Pero kung hindi naman, eh di makipagkita ka. Tapos kung ano yung mangyayari, nako, yun yung pinaka, yun, baka masyadong makasalanan na. So, siguro may kwento ka sa amin sa susunod na pagkikita nyo. Anyways, maraming salamat sa iyo, Anthony, sa iyong update, sa iyong story. No, nakakatuwa naman na noon, kumbaga, sobrang dami mong kasalanan eh. No? Tapos parang all of a sudden eh, na parang nabaligtad pa. Tapos ngayon naman, gusto pa niya makipagkita sa iyo pa rin, no? Though hindi naman kasi niya alam yung mga ginawa mo dati, 'di ba? Yung ginawa mo na dun sa unang FB na kung saan siya na in love, no? Parang sumakit yata ang ulo ko, pero naintindihan ko rin naman nung simula, lalo na nung ano, nakakalito talaga yung storya mo, na pero naintindihan ko rin naman sa bandang huli. Pero yun nga, nakadepende pa rin sa iyo yung lahat. Muli po, maraming salamat po sa patuloy po ng pagsubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.